Magandang araw sa inyo ang mga kaibigan. Nato na naman po ako para magatid sa inyo ng aking mga lutuin. Ngayon, mga kaibigan, alam naman po natin, malapit na ang Pasko. At tayo, mga kababayan, mahilig tayong tumaagay ng kaunti ngayong Kapaskuhan. Kaya may naisipan po ako na sigurado masarap po ito na kaulam haba tayo po ay tumatagay o umiinom. Ang lolotoyin ko po, mga kaibigan, ay ito po, mani. Peanut po. Pero ito po, may kakaibang sarap ang aking gagawin. Dahil ang mga ingredients ko po, mga kaibigan, narito po. Bale, ito po, mga kaibigan, simple lang ang aking mga ingredients na gagamitin. Pero meron po ako ditong na maraming ginayat na bawang. Meron po rito na akong ginayat na sibuyas. Kaunti lang po, mga tatlong piraso sibuyas lang po. Tapos, meron po ako ditong peanut. Mani. Bale po ito ay 250 grams. Bale 500 grams po ang aking gagamitin. Tapos, mga kaibigan, meron po ako ditong dilis na magbibigay po ng kakaibang sarap sa aking lulutuin na peanut. Marami pong bawang nang sa ganon, masarap po ang ating pamumulutan. O sige po, mga kaibigan, lutuin na po natin ito. Simple lang. Pero papakita ko po sa inyo ang step by step kung paano natin po papasarapin ang ating lulutuing mani. O sige po, mga kaibigan, lutuin na po natin. Ito po, mga kaibigan. Bale, may isa kong kawali. Tapos, ngayon, lagay na po natin ang ating mantika. Damihan lang po natin, mga kaibigan. Tapos, ang gagawin ko po, mga kaibigan, dito po, ito pong aking sibuyas, aking pong lulutuin muna. Siguraduhin po ninyo na mainit ang inyong mantika. Ngayon, mga kaibigan, mainit na po ang ating mantika. Ilagay na po natin ang ating sibuyas muna. Ito na po, mga kaibigan. Luto na ang ating sibuyas. Ngayon naman, aking aahunin na siya. Ngayon po, mga kaibigan, i-drain ko naman siya dito sa ating paper towel. Po, mga kaibigan, ngayon papatuyin ko naman itong ating fried na onion. Ngayon naman lulutuin ko na po naman yung ating garlic. Pero mga kaibigan, ang paglulutuan ko po ay the same na mantika para masarap na po mamaya ang ating mani, pagpipiritos. O sige po, mga kaibigan, ilagay naman natin ang ating garlic. O sige po, maya-maya lang po ulit. Papakita ko sa inyo pagluto ng garlic.
Ito na po mga kaibigan. Luto na ang ating garlic. Golden brown po na po siya. Ngayon naman, atin na po siya ding aahunin. Lalagay ko po siya dito sa aking paper towel. Para po, idein natin naman yung mantika. Ito po mga kaibigan, luto na ang ating garlic. Ngayon naman, dito rin po natin lulutuin ang ating mani, ang ating peanut. Kasi po itong mantika na ito, infuse na siya ng lasa ng garlic at saka onion. Ngayon, pag dito po mo siya niluto, lalo na pong sasarap ang ating mani. O sige po mga kaibigan, lutuin naman natin ang ating mani. Ito po mga kaibigan, lagay naman natin ang ating mani. Ngayon, mga kaibigan, pagluluto ninyo ng mani, siguraduhin ninyo na palagi ninyong hinahalo siya. Huwag po ninyo tutugilan siya sa paghahalo para po magsabay-sabay ang luto ng inyong mani. O sige po, mga kaibigan, lutuin na po natin itong ating mani. Ito po, mga kaibigan, naluluto na ang ating mani. Naaamoy ko na ang bango at sarap ng ating mani. Sige po mga kaibigan, maya-maya lang po ulit. Papakita ko na sa inyo ang luto kong mani. Sige po mga kaibigan, luto na ang ating mani. Ngayon, naaamoy ko na talaga siya. Last ang amoy ng bango. Ngayon, gagawin ko po naman mga kaibigan. Meron ako dito pong itong tray. Kakahunin ko naman siya dito sa tray. Para po ating palamigin. Para po mas maganda yung kanyang lutong. O sige po mga kaibigan, mamaya ko na lang po ulit. Mga kaibigan, lutuin naman natin ang ating dilis. Bale ito po mga kaibigan, madali lang. Para maging po siyang crunchy. O sige po mga kaibigan, pakita ko na mamaya sa inyo pag naluto na ang ating anchovies, ang ating dilis. Ito na po mga kaibigan, luto na ang ating dilis. Makikita ko po ninyo, napakalutong po nito mga kaibigan. Sisiguraduhin kong magbibigay ito ng sarap sa ating mani. Mga kaibigan, meron na naman po ako ditong paper towel para i-drain natin ating dilis. Eto na po mga kaibigan, luto na ang ating masarap na pulutan. Ang ating pong mani at with dilis at na marami pong garlic with fried onion. Ito po mga kaibigan. Ito po mga kaibigan. Bali,
yung ating peanut, yung ating onion, garlic, at saka yung ating dilis. Bali po dito ang tawag anchovies. Luto na po. Ang kailangan na lang natin gawin, mga kaibigan, pagsamasamahin. Kaya naririto siya sa malaking tray. O sige po mga kaibigan, pagsamasamahin na natin. Ito po mga kaibigan, paghalo-haloin na natin ang ating mga sangkap. Lagay po muna natin ang ating fried onion. Lagay po natin ang ating garlic. Tapos ilagay na po natin ang ating anchovy, ang ating dilis. Tapos mga kaibigan, meron po ako ditong dinikdik na sea salt na asin. Kasi masyado pong malalaki mas ang kanilang butil. Kaya ginawa ko, dinikdik ko siya para maganda po, mapino. Ngayon, depende po sa inyo kung gusto maalat-alat ang ating mani o katamtaman lang. Pero sinisigurado ko po, itong tamang dami nito ay sigurado na para dito sa ating mani. Tapos ating pong haluin. Sinisigurado ko mga kaibigan, magugustuhan po ninyo ito para sa inyong mga inumin. O kaya po, sa mga bisita ninyo darating habang naghihintay ng kakainin ngayong Pasko. Eto na po mga kaibigan. Luto na, gawa na ang ating mani with dilis, garlic, and fried onion. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod ko po ulit na mga lutuin. Salamat po. Maligayang Pasko sa inyong lahat, mga kaibigan. Thank you po.